Si Jesu Kristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Nalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon po ay Feast of the Annunciation o dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. At sa pamamagitan po ng mahal na ina, ilapit natin ang lahat ng ating karamdaman. Ilapit natin ang lahat ng mga may sakit at hilingin ang kanyang pamamagitan upang pagalingin tayo ng Diyos kasama ng ating paglapit kay Santo Padre Pio sa lahat ng ating sakit, sa lahat ng ating karamdaman. Itaas din natin yung mga sinusubok ng pagkakataon, sinusubok ng Diyos, sinusubok ng panahon, may mga pinagdadaanan. Nawa, hilingin natin na makita nila ang biyaya at gabay ng Diyos sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya, pananatili kay Jesus. Ganun din ating ipagdasal ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa. Humingi tayo o sa pamamagitan natin, ating hilingin sa Diyos na nawa ay patuloy silang kumapit sa Diyos upang magkaroon ng panibagong tingin sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito sa ating banal na misa, simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid. Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasabi
sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa alam. Panginoong Yeso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng salibutan. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalatay sa Diyos na totoo at taon ring totoo. Ang aming tagapagligtas ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalalima ng siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Sapagkat ang Diyos
ay suma sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay ipinagsasabi, di ko inililihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda ko ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at maghahandog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan, saka niya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan na minsang gahandog ng kanyang sarili at sa iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Puri lang pong Jesus, salita ng amang Diyos. Mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop. Sa sala ng sansinukop, Alleluia! Alleluia, 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 Alleluia.
at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroon ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagalumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kayo po ba ay naniniwala na walang problema na walang solusyon? Lahat daw po ng problema ay may solusyon. At kayo din ba ay naniniwala na walang pagsubok na ibibigay ang Diyos nang hindi natin kaya o hindi natin kakayanin? Lahat ng pagsubok ay kaya natin. Tasabihin nyo naman, "Father, bakit mayroong mga bumibigay, mayroong kinikitil ang buhay dahil daw sa pagsubok?" May dahilan yan. Pero kung titingnan natin ang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos, ang kakayahan natin, at kung magpo-focus tayo kay Jesus at hindi tayo lalayo sa Kanya, lahat ng pagsubok ay kaya natin. Lahat ng problema ay may solusyon. Ang magandang halimbawa niyan ay ang mahal na Birheng Maria. Bilang ikakasal, ang laking problema nang dumating sa kanya. Ikakasal siya kay Jose. At ang alam ni Jose, pagkabatid ni Jose, ay siya ay dalaga. Tapos biglang mabubuntis nang hindi naman kanya. Abay, anong laking problema niyan? Kung sa Batangas, kung Batanggenyo, ang sasabihin niya, abay, ano yan? Nadaanan ng magmamanok. Di ba? Yun ang mga sinasabi ng mga Batanggenyo. At humanly speaking, kung ikaw ang engaged na lalaki at malaman mong merong dinadalang iba, ang iyong kapareha, di ba, nakakabagabag ng loob, nakaka-discourage. Kaya ang laking problema, no? Lalo na kung
biglang hindi mo pa alam yung context kung anong nangyari, di ba? Ikakasal ka, sama-sama na diyan yung kahihiyan, di ba? Anong sasabihin ng iyong mga kamag-anak, no? I mean, humanly speaking. Tapos hindi lamang yun. Ang ikalawang problema ni Maria, sa kultura ng mga Hebreo, kapag ka ikaw ay babae na o dalaga at nalamang buntis, ano ang parusa? Kamatayan. Kaya ang laki ng pagsubok niyang hinarap, ang laki ng kanyang problema. Pero, ano ang sikreto ni Maria at hindi siya bumigay? Ano ang sikreto ni Maria na pwede nating paghugutan ng lakas at maging inspirasyon para kayanin natin ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan? Una, ang unang sikreto ni Maria ay hindi niya sinolba ang problema ng siya lang. Hinarap niya ang pagsubok kasama ang Diyos. At anumang pagsubok natin sa buhay, nakasama natin ang Diyos, kailanman hindi tayo kayang magapi. Nagagapi lamang tayo ng mga pagsubok natin sa buhay kapag ka inalis natin ang Diyos at hindi natin siya i-factor in sa problema natin. Talagang manghihina ka kapag ka inalis mo ang Diyos sa iyong buhay. Manghihina ka kapag ka hindi mo isinama ang Diyos sa iyong problema. Kung ano-anong papasok sa inyong isip, kung ano-anong tukso ang sasabihin sa inyo ng demonyo, samahan nyo pa ng overthinking, ay di lalo nang na-pressure kayo. Pero kapag ka nandyan si Jesus na muling nabuhay sa atin, walang pagsubok na kaya tayong gibain. Paano isinama ni Maria ang Diyos sa pagsubok na kanyang hinarap? Una, nagtanong, naglinaw sa Diyos. Sa isang salita, ang ibig sabihin niyan, kasama ng pagninilay at pananalangin ay discernment. Huwag ninyong tingnan ang problema lamang ninyo bilang isang human endeavor or human experience. Sa bawat problema at pagsubok, magandang tanungin ang ating mga sarili. Ano ang ibig sabihin o nais iparating ng Diyos sa akin? At kapag ganito ang tingin o naging ganito ang tingin natin sa ating problema o pagsubok, mas magiging malinaw sa atin ang tamang solusyon kung papaano natin haharapin ang ating dinadala, ang ating pinapasan. Ang problema, kung minsan problema na nga, dinadagdagan pa natin ang isang problema. Manood kayo ng Face to Face sa TV5. Yung asawa, nangaliwa, ano ang gagawin nung aggrieved party? Mangangaliwa din. Dinadagdagan ng problema ng isa pang problema. Ay, hindi talaga masusolusyonan yan. Lalaki ng lalaki yung pagsubok. Lalaki ng lalaki ang problema hanggang sa hindi nyo nakayanin. Huwag naman sana. Pag bumigat ng bumigat yan, ano ang unang mawawala? Pag-asa. At pag nawalan kayo ng pag-asa, ano ang susunod dyan? Tapusin na natin ito. At nakakalungkot kung ganyan. Bakit? Inalis kasi ang Diyos. Hindi i-factor in ang Diyos.
bilang bahagi ng solusyon sa problema. Ikalawang sekreto ng mahal na birhen, kung paano niya hinarap ang napakalaking challenge sa kanyang buhay. Hindi siya nag-atubili nung malaman niya ang kalooban ng Diyos na magpaubaya at sundin ang nais ng Panginoon. Mga kapatid, kung minsan alam natin ang gagawin, alam natin ang tama, kita natin kung paano natin susolusyonan ang mga pagsubok natin sa buhay. Pero nagkukulang tayo hindi lamang sa pagninilay at discernment, kung minsan nagkukulang tayo sa pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Matigas ang ating puso. Marunong pa tayo sa Diyos. Lagi tayong nagre-resist. Akala natin, yun ang tamang daan. Only to find out sa huli na ano, mali pala ang ating desisyon dahil hindi tayo nagpaubaya sa Diyos. Katulad ng mahal na ina, totoo po na walang pagsubok na hindi natin kakayanin at walang problemang walang solusyon. Lahat meron basta kasama natin ang Diyos at handa tayong magpaubaya sa Kanyang kalooban at isurrender ang ating buhay. Para po doon sa mga nawawala ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang dinadala. Una, maniwala kayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang dala niya ay pag-asa. Ikalawa, tularan ng mahal na birhen. Isama ang Diyos sa paghahanap ninyo ng solusyon sa inyong problema at magpaubaya sa Kanyang kalooban at tunguhin ang daan sa pagbabagong buhay katulad ni Maria na kung saan sentro si Jesus, sentro ang Panginoong Jesus na muling nabuhay. Yan po ang mabuting balita sa ating lahat. Si Jesus na nagkatawang tao para tayo'y bigyan ng lakas, para tayo'y bigyan ng pag-asa sa lahat ng mga pagsubok na ating haharapin o hinaharap sa buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging dinaiba sa amin nung lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na Birheng nananalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kalitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kalitasan, o sana sa kalitasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahinglay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahaliyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayon po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Anang kamay ng Diyos sa Sinya sakin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinananaligin naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat.
Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahing dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah.